Tinapay mula sa langit. A Daily Morning Devotion with CRC Family. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Bishop Gadi M. Castromayor, ang founder at senior pastor ng Charismatic Restoration Church. Samahan niyo po kami sa programang ito na Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw na debosyon ng salita ng Diyos na ating sasaksihan tuwing alas 5:30 ng umaga. Ninilay-nilaya natin ang Lucas Kabanata 2, talata 10. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sa mandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami ay magkakasama-sama na muli sa presensya mo para pagnilay-nilaya ng iyong banal na salita at ito'y magdudulot sa amin ng biyaya, karunot kaalaman para sa paglago ng aming pananampalataya. Pangunahan mo kami patubayan sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang mensaheng po ito na pinamagatan ko ang magandang balita na nagbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Bakit ang buong mundo ay pinaghaharian ng kasiyahan at kagalakan tuwing sumasapit ang Pasko? Bakit marami ang nagsasaya kahit sila hindi mga mananampalataya o Kristiyano? Sapagkat nasusulat na ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus ay nagbibigay ng kagalakan sa lahat ng tao. Ayon sa Lucas Kabanata 2, talata 10. Ito kasi ang hinihintay ng marami. Ang kaligtasan na pinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya taglay ito ng lahat na nagsipagtanggap at nanampalataya sa Kanya. Sila ay may buhay na walang hanggan at kagalakan ng kaligtasan. Kaya sa isang awiting pamasko na nagsasabing, "Joy to the world, the Lord has come. Let the earth receive her King." Ang sino manong maawit nito ay may tunay na kasiyahan at kagalakan. Ano po ba ang pagkakaiba ng kasiyahan at kagalakan? Ang kasiyahan po ay nanggagaling sa labas. May nakikita, may nahawakan. At doon nakabatay ang kanyang kasiyahan sa nakikita at nahawakan na ang batayan ay sa nakikita lamang. Subalit ang kagalakan ay taglay mula sa loob, mula sa kaibutunan ng ating puso, mula sa ating spirito. At ang Panginoon na nagbibigay nito, inner joy kung tawagin nga po. At hindi ito nabibili sa halaga ng salapi o anuman. Ito ay nagmumula sa bunga ng banal na Espiritu, fruit of the Spirit. At kagalakan ng kaligtasan ay isang karanasan kapag tinanggap ang Panginoon sa Kristo. Ano man ang kalalagayan ng isang tao sa mundo, may pera o wala, may handa man o wala, sa Kapaskuhan ito, dapat nating kilalanin at gunitain ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito sa mundo. Ay nagdadala ng katubusan at nang tayo ay kanyang makapiling magpakailan-kailan paman. Para saan ba at para kanino ang Pasko? Si Kristo ay para sa lahat ng tao. Para ang sinuman ang tumanggap sa Kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po yumuko at manalangin. Salamat po Panginoon. Ito pong aming dalangin na pagpalain niyo pong lahat ng nakinig at ang aming bayan itinataas namin sa iyo ang pagbabago at pagsasaya hindi sa makabundong paraan, kundi ang tunay na karanasan sa piling mo, Panginoon. Supusan mo dalangin namin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa pakipag-isa sa amin. Samahan niyo po kami muli sa programang ito, Tinapay Mula sa Langit. At
Lahat po tayo ay muling magkasama-sama sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo at magagalak tayo sa pagdating ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Maligayang Pasko po sa bawat isa.